nagkakaroon tayo ng body odor po kasi sa mga kinakain din po natin, like yung mga maanghang po, tapos yung mga ginagamit po natin na mga deodorant na iba-iba po. Pag hindi rin po tayo naliligo araw-araw, saka sa mga damit po na hindi po masyadong nalalabahan. Bata pa, naglalaro nang naglalaro pag pinagpapawisan. Yung usong-uso pa yung pang-bubuli, pang-body shape. Grade 6 or 7, ganun. Kasi hindi ko pa naman pinapansin yung sarili kong pangangatawan. Ligo lang ng ligo. Tapos dapat syempre hygienic. Kung kaya, pabango, deodorant, lahat po. Laging magpalit ng damit. Halimbawa, pawis ka na. Magpalit ka na ng extra mong damit kung meron. Yan naman ay kung talaga namomroblema ka. Eh kung hindi naman problema, di lumayo ka na lang. Bakit kailangan mo pang sabihin, do you care? Hindi, kasi may mga barkada tayo na kung sino pa yung may putok, siya pa yung may ligumakbay. Oh no! Paano yun? Ang ina naman nun! Di ba pag pumunta ka na umakbay, pag-alis niya, na-transfer na sa'yo. Ikaw na yun. Beso kayo, mag-aakap kayo. Ako, yung may bad breath, siya pa yung may ligumulong. Ay, hindi ko carry. Kaya parang pagbubulong na, kala niya nasa siya ka sa binulong niya, hindi naka-anticipate. Tama. Nakamuhi mo yung mga 3 days ago. Parang ganito, Matpi, pag amoy mo. Hindi, ang tagal namin nag-iwalay, season 2 ngayon. Nasabik masyado, nasabik. Ano yun, kasi amoy ni Patpi. Mas bago ni Patpi, amoy history. OMG! Tatanungin ko nga, ano bang mas malala, BO o bad breath? Parehong malala yun. Ako feeling ko bad breath. Ako for me, agree. For me, bad kasi breath din. Ang halitosis, di ba yun, yung scientific name, mas nakakaano yun eh. Paano yung ganyan? talagang... Parang bad breath kasi maamoy mo lang siya pag kaibigan mo na magsasayit, mag-uusap kayo. Yung body odor, madaanan ka kahit hindi mo kakilala. Oy, pero ang body odor ay hindi nakaka-COVID. Ang bad breath, nakaka-COVID. So imagine mo, lalo, di ba may isang artista nag-viral yon dahil nga, may bad breath. Oh my God, tapos, kilala ko yan. Di ba, nag-lips to lips daw, may eksenang gano'n. Talaga hindi daw kinaya ng babae. Anong nangyari? Ay, nag-walkout yung girl. Kasi, Patpi talaga, kailangan mag-involve ng personality talaga. Oo, chismosa talaga. Marites talaga siya. Hindi ito. Nung isang beses, not so long ago, nilalamig ako sa restaurant, yung kaibigan ko, may jacket. So, hiniram ko yung jacket. Nung hiniram ko yung jacket, di na ako makahinga. May kaibigan kayong Corina na nag-iisip na, may naman ba ako ng jacket? Wala namang kakaganda loob. So, anong ginawa ko, right? Tiniis ko. Tiniis mo? Buong gabi. Suot-suot mo? Yes, because... Ikaw na ngayon na may Nadyadyahay ako talaga na sa binin. Pero yun na nga lang ang tanong, anong gagawin mo, di ba? Nung hinubad mo, nag-amoy putok ka na rin. Siguro. Wala na. Kumapit na eh. Alam mo, sasabihin ba naman talaga? Mahirap nga naman. Mahirap. Mahirap talaga. So, what do you say to someone, especially kung... mahal mo o kaibigan mo. Ako nagawa ko na yan. Ako rin. Nung college. Paano man? Iba yung ano, kasi may kategory yan eh, baktol tsaka putok. Pag baktol, yun talaga yung naglilinger. Yung didikit talaga sa'yo, yung malala. Ang putok, medyo, yung putok, medyo guaba pa, guaba, ganon. Panis, ganon. Tapos may halo na rin, hindi ko ma-explain. So, nung college to, so, ang lala na talaga eh. Whether it's malamig or mainit, andun. Okay. So, anong ginawa mo? Tinanong ko lang si Huy. Sabi ko, te, expired na ba yung roll-on mo? Baka expired na yung ano mo. Diyo mo, ito gamitin mo maganda. Sabi niya, bakit? Hindi, kasi parang amoy expire, maasim. Ganun ko lang. Nagbago naman. Pero syempre, natatakot akong sabihin, baka ma-offend or ano. Correct. Ganun na lang talaga. Liraan ko ng sabiro. Check mo, baka expire na yung roll-on mo. Ito, gamitin mo yung... Hindi kasi ako never akong gumamit ng deodorant. So, tawas na ako dati. Tapos ngayon, wala talaga. Diba? Ginanong ko na lang. In fairness, lumebel na medyo amoy apple na dati kasi guava. Ako hindi, ang ginawa ko talaga, yun ako yung sarili ko. Uy, alam mo, may putok ako. Tapos may putok ka rin. Look, ay nako mo na rin. Ako, nung high school kami, may barkada kami, high school. Pagkatapos ng PE, di ba, doon lumalabas. So, I remember, binigyan namin siya ng Vito. Uso pa noon, Vito. Vito. Na parang Vicks.
Yes. Ano, anonymous? Anonymous, basta linagay namin sa anonymous. Oo, tapos nung nakita niya, hoy, joke ba ito? Wala naman akong BO, sabi niya. Hindi niya makalala. Hindi nila naamoy. Hindi nila naamoy. Hindi nila naamoy. Kasi sanay na sila sa amoy. Actually ako, yung BO for me, forgivable, kasi parang masasanay ka sa amoy. Ang hindi ko talaga kaya, bad breath. Ako rin, pareho tayo. Hindi ko kaya, recently, nakipag-date ako. Tapos foreign yung guy. Tapos syempre mo nakipag-date ka, sino kaya sa mga Instagram mo? Ang dami sa Instagram. Sino doon? Syempre, di ba po nakipag-date ka? At the end of the date, magkikiss kayo. Kasi syempre, para malaman mo kung may spark o wala. Kasi kung walang spark, ba't ka pa mag-aaksaya ng panahon, di ba? Ang yabang talaga nito. Hindi, I mean, pasimple lang yung kayabangan. Meron pa silang kiss bago umuwi. Okay, oo. So yun, so syempre, after the date, syempre, dinala ako sa steakhouse. So, syempre, sige, magkikiss kami. So, inaabangan ko na kung kailan yung kiss. So, nung nangyari na yung kiss, smack siya. So, ko, okay naman. So, syempre, pag okay yung smack, yung first kiss, may na-feel ka na spark, mas matagal na yung next kiss. Nung matagal na yung next kiss, ayan na. Sabi ko, oh my God! Parang laway ko ba yun? Yung kaya, parang naman kami lang kinain. So, ang ending, hindi ko talaga masabi. Ang jahe-jahe, hindi ko na lang siya kinita ulit. Wala ka nang ginawa. Hindi ko talaga kayang sabihin. Alam niyo, kayong lahat, puro kayong problema. Ano ang solusyon? Yung solusyon, ano sasabihin mo sa kanila? Alam ko kasi, kayo ba sa tanang buhay niyo, di ba meron tayong mga off day? Yung parang may isang, sa pagpapala, may isang araw ka na nakalimutan mo yung sarili. May naamoy ka, pero nasolusyonan mo. Ay, naiintindihan ko yun eh. Kaya sabi ko sa anak ko, yung anak ko nagbibinata, karamihan niya sa mga nagbibinata, ay yung lumalabas yung ano. So, wala pa silang protection. So, yung unang, ano nun, may amoy muna sila. Sabi ko, anak, kailangan mo masolusyonan niya kasi pag ikaw na amoy na may putok ngayon, kakalat na yan. Akala niya, reputasyon mo na yan. Kahit one time lang yan, akala on a regular basis. Eh, paano kung hindi mo anak? Paano kung kaibigan? Katrabaho? Ako, ang una kong naging solusyon sa akin, ano eh, tawas talaga yung ano ko. Okay. Maamoy nga ng kilikili mo. Oo, mag-amoy yan na tayo. Pero paano mo nga sasabihin? Kami talaga linagyan namin eh. Linagay namin. Natakot din ako dun ah. Yung deodorant. Para at least she got the hint. Diba? Alam mo, nakaka-open ang regalo ha. Minsan pag regalo ay wala kang putok, mo siya ng toothbrush, o kaya narigaluan mo ano, isip, ay, ba't kaya mahirap magregalo eh? Hindi, diretso na lang ang salita. Yeah. Ako ganito, kunwari ako yung boss, tapos nasa isang van kayo, opisina, meeting, alam mo kung sino yung may putok o bad breath. Okay, may memorandum na bababa. May memorandum na bababa. Bawal ang may bad breath at body odor. Sa next meeting. Kailangan i-check nyo na ang mga sarili ninyo para hindi tayo lahat nagdudusa, okay? Okay. Talaga lang, ha? Hindi susunod, si Sante. De, pero like he said nga, yung BO, hindi mo naamoy sa sarili mo. Yung bad breath, there's a way to test it, di ba? Sabi ng dentist, lalawayan mo, lick your palm, and then smell. That's how your breath smells. Huwag naman sa public, ha? Iiwasan ka talaga ng tapag. Sa BO, yung mga kumakain, ha? No, but I'm saying sa BO, kung ikaw may BO, amuyin mo. Sanay ka na. Hindi mo maamoy eh. Unlike of course, maaamoy mo. Hindi bakit naaamoy ko yung sarili ko kung minsan, di ba? Pero may iba immune. Di ba nga kasi sabi nila ang parang bad odor din? Parang utot mo, mabango sa'yo, di ba? Di ba? Sabi nila, pagka kunyari, hindi lang sa hygiene, sa kinakain din, di ba? Kaya, tama. Diba? It's either cultural or hygienic. So, di ba? Alam naman yung natin. Yung spices. Yes. Kaya minsan, pagka nalalait tayo, baho naman ng sabi niya, hindi mo rin alam kung anong amoy mo sa kanila. Di ba? May nagsabi sa akin na foreigner na kaibigan ko, ang tayo daw, amoy isda daw tayo. Amoy patis. Ha? Amoy isda. Amoy patis tayo. Sabi sa'yo mga Pilipino, hindi mababaho. Pero hindi, siguro, sarili niya naamoy niya. Kasi Diyos ko, hindi ako lumalabas nang hindi ako mabango. Hindi, sa ibang bansa, nagkausap ako, nagperform ako sa, sabihin ko na yung bansa, Malaysia. Sabi sa akin, isang ano, sabi niya, sila, amoy nila sa atin, amoy patis tayo, which is similar to sa isda, which is kinakain natin. Pero tama naman yun, dahil sa iba naman, di ba, umami naman tayo sa ibang lugar naman, hindi ko alam kung bakit, di ba, nababawuan tayo sa mga lahi ng mga Middle Eastern, kasi nga, sa kinakain nila. Hindi ko ngayon alam kung paano. Okay, so wala pa rin solusyon. Hindi, ako nga. Parang hirap solusyonan nun, no? Hindi, ang pawis kasi ang number one, trigger di ba? Ang sabi nila, yung pawis mo, pagka, ganun, nagsisimula yung germs. So, ang ginagawa, dapat iwasan mo yung pawis. Ay nga ako, nung bata ako, ang una kong solusyon, una yung kalamansi muna, nagalit ka ng kalamansi. Ay, kalamansi, talaga titisim mo. Tapos, ang ginawa ko, sunod kong kasi yung roll-on kasi sa akin, hindi siya effect, parang may chemical. Hindi ako naging... Dalawang klase yun, yung deodorant. There's deodorant and antiperspirant. So, depende kung ano yung problema mo. Sa kami na pumutoks din ng kilikili, para hindi na pawisan. Ako talaga sa akin, yung aking personal experience, yung tawas talaga nakasob ng
Ng meron talaga. Ba niyan? Oh, meron, pipilihan. Meron. Ano na nga, may role na nga na tao. Kailangan sila umiiwas. Oh. Na kailangan nilang sabihin kung sino man ang nakaka, di ba, nakakasagabal sa paghinga ninyo ng malalim. Sabihin nyo na lang ng diretsyo. Ako, nasabihan ako. Ako, nasabihan ko na yung kayo. Pare, huwag ka ma-offend ha, pero may puto ka. Ang concern lang ako kasi baka mamaya sa iba pa. Tagtagan yung concern, hindi siya, hindi siya authentic. Hindi ko na siya nakita mula noon. Hindi na nagpakita. Oh, pero heto pa ang isang masangsang na katotohanan. Kung di ka mag-abroad, hindi ka raw yayaman. Gano'ng katotoo, Alex? Pag-usapan natin yan sa pagbabalik ng TikTok!